Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 14. Kung maalala niyo po ay ito ay matagal na nating pinag-aralan ang unang bahagi ng Luke 14. At nais ko lamang balikan ang ating hindi natapos na pag-aaral patungkol sa pagiging tunay na disipulo ni Jesus. So kung tutungo po kayo doon sa Luke 14, beginning verse 25 to 35, ito po ang sabi, "Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao, siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo na nanais magtayo ng isang tore ang hindi muna uupo at aalamin ang magbugugol kung meron siyang sapat upang matapos ito? Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin ang lahat ng mga makakakita, ay magpapasimula siyang libakin na nagsasabi, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O sinong hari na pupunta sa pakikidigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya? At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko." Tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Let's pray. Our Heavenly Father, tulad ng aming inawit kanina, we pray, Lord, that we would truly trust your word and we would truly obey your word. We don't want to be just hearers, but a doers of your word. So, Father, help us as we seek to know you more sa pamamagitan ng iyong mga salita. And may these truths, Lord, na aming mapapakinggan, will be used to search really our hearts kung ano talaga ang kalagayan namin sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang context ng ating binasa, kung saan nakita natin na hinarap ni Jesus ang napakaraming taong sumusunod sa kanya, and notice that he gave a very shocking statements about being his disciples. At ang context ng kalagayan na ito, at it was the time kung saan si Jesus ay determinadong pumunta sa Jerusalem. Tulad ng sinabi niya sa Luke 9:51, "When the days drew near to for him," si Christ, "to be taken up, he set his face to Jerusalem." Now, bakit nais pumunta ni Jesus sa Jerusalem? We are told later on sa Luke 18:31-33 na ganito ang sinasabi, "And taking the 12, he said to them, 'See, we are going up to Jerusalem, and everything that that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. For he will be delivered over to the Gentiles, and he will be mocked and shamefully treated and spit upon. And after flogging him, they will kill him. And on the third day, he will rise." So, nais pumunta ni Jesus sa Jerusalem, and sa Jerusalem to accomplish the task given to him, and that is to suffer and to die for the salvation ng kanyang mga tao. And while
Jesus set his face to Jerusalem sa kanyang paglalakbay, they were great in number na mga tao ang sumusunod sa kanya. Marahil ang iba sa kanila ay sumusunod dahil nakita nila ang milagro ni Jesus. Marahil ang iba sa kanila ay sumusunod dahil naranasan nila physically ang makatikim ng pagpapala ng Panginoong Jesus. So there are many reasons why people follow Jesus. And they are great in number. Mga taong seemingly na nagpapakita ng interes na maging tagasunod ni Jesus. At nabasa natin sa context, sa kontekstong ito, binanggit ni Jesus ang terms, ang requirements ng ano ba ang pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. At napag-aralan na natin ng nakaraan ang isa sa mga hinihingi o kondisyon ni Jesus sa mga taong nagnanais sumunod sa Kanya. And that is, following Christ requires supreme love to Him more than any cherished relationships, even your own life. Ang pagsunod kay Kristo o pagiging disipulo ni Kristo ay nangangailangan ng mataas na pagmamahal sa Kanya higit kesa sa anumang relasyon na ating pinahahalagahan sa mundong ito, miski na ang pagmamahal natin sa ating buhay. Yan ang sinabi sa verse 26, "If anyone comes to me and does not hate his own father, mother and wife, children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple." In other words, kung nais mong maging disipulo ni Jesus, Jesus must be priority in your life. Jesus must be the supreme focus of your love and devotion. And Jesus must be your love for Christ must be supreme, that when it compares to your loved ones, even your own life, they will never come close to your devotion and love for Him. And Jesus is calling those who want to follow Him to have a supreme love for Him that by comparison to all other relationships that we have, those relationships will appear to be hatred. If you cannot follow this, sinasabi ni Jesus, you cannot be my disciple. Ngunit, hindi lamang doon nagtatapos yon, dahil meron pa siyang dalawang binanggit na requirements para maging tunay na disipulo niya, at ito ang ating tatalakayin. Sa pangalawang pagpapahayag niya ng kanyang requirement to be his disciple, pinapakita sa atin dito that following Christ requires willingness to suffer for him for the sake of Christ and serious obedience to Him. Following Christ requires willingness to suffer for the sake of Christ and serious obedience to Him. Sinabi po sa verse 27, "Whoever does not bear his own cross and come after me, he cannot be my disciple." Just imagine for a moment, isa ka sa mga sumusunod kay Jesus that time, at alam mo na ang inyong city, the Jerusalem, ay under the Roman colony. Alam mo ang patakaran nila, at alam mo kung paano sila nagpapataw ng parusa, at narinig mo mula sa bibig ng ating Panginoong Jesus, kung sino man ang hindi magpasa ng kanyang sariling krus ay hindi maaaring maging alagad ko.
ang pagpasa ng krus ay non-negotiable term to be disciple of Christ. And that's shocking statement. That is shocking statement for those na sumusunod kay Jesus. Dahil yung audience ni Jesus, tunay na naunawaan nila ano ang ibig sabihin ng pagpasan ng krus. For sure, malayo sa kanilang isip na yung pagpasan ng krus ay isang necklace na sinasabit sa leeg. For sure, malayo din sa isip nila na yung krus ay yung kabigatan sa buhay. Tulad ng naririnig natin sa ating panahon na yung trabaho nila, no, yung asawa nila na pasaway, yung kapitbahay nila na maingay, yan daw yung kalbaryo nila sa kanilang buhay. O yung krus, ito yung krus na pasan-pasan ko palagi sa aking buhay. Hindi ganito ang kanilang pag-unawa sa krus. Hindi ganyan ang pag-unawa nila sa krus. Alam nila na yung krus ay instrument para pahirapan ang isang nagkasala hanggang siya ay mamatay. Ang krus sa kanila ay pinakakinakatakutan na capital punishment. It is equivalent sa silya elektrika sa ating panahon, pero mas matindi pa ito sa silya elektrika. Dahil kung guilty ka ng mabigat na kasalanan na ang parusa ay kamatayan doon sa krus, once na ang pataw sa iyo ay guilty, hindi ka muna nila basta-basta ihahang. Ipepersahin ka nila na ibit-bit yung mabigat na krus. Maglalakad ka sa city upang makita ng mga tao that signifies that you are condemned by Rome and worthy of death. Ipapahiya ka sa harap ng mga maraming tao and you are considered as a dead man walking. You are considered as a dead man. At when you reach Golgotha, kung saan doon pinapako ang mga kriminal, you will be hung there hanggang sa ikaw ay mamatay. The cross signifies suffering, rejection, and shame, and even death. And so when Jesus said, kung gusto mong sumunod sa akin, handa ka bang pasanin ang maaaring paghihirap, rejection, shame, and even to be martyred because you identify yourself of being in Christ, being follower of Christ. Sinabi sa Philippians 1:29, ano yung regalo ng Diyos sa atin bilang mananampalataya? For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Kasama sa pagiging alagad ni Jesus na makaranas ng paghihirap. Dahil ikaw ay isang Christian, dahil ikaw ay mananampalataya at ninanais mong sundin ang kalooban ni Jesus. And I know, iba-ibang degree na mararanasan nating sufferings, katulad ng nararanasan ng iba, katulad sa Islamic country kung saan, kung ikaw ay Christian, it's either palayasin ka ng iyong magulang dahil ikaw ay mananampalataya, hindi ka na nila tutulungan, or bantaan ka nila ng kamatayan. Sa iba, no, dito sa ating bansa na may religious freedom naman, suffering might come sa work mo.
dahil ayaw mo mandaya sa trabaho, no? Pwede kang mapatalsik sa trabaho, pwede kang siraan ng mga workmate mo dahil hindi ka nakiki-join sa kanilang masamang binabalak or sa kanilang kasinungalingan, o kaya mahirapan kang humanap ng trabaho dahil ang gusto ng ibang company ay magtrabaho ka kahit Linggo. O kaya naman, makarinig ka ng pangungutya mula sa iyong mga kaibigan dahil Christians ka, ang gusto mong mapangasawa, mananampalataya din, gusto mong sundin ang kalooban ni Kristo sa iyong pag-aasawa, eh pwede ka nilang kutsain. Even, i-tempt ka nila, i-pressure ka nila. O kaya naman, di ba, magbigay ka ng tracts, magbigay tayo ng tracts sa labas, mag-share ka ng gospel, punitin sa harap mo yung tracts, at itapon sa iyo. Sa ating panahon, ang nakikita ko sa ibang bansa na nagsasuffer ang mga Christians ay dahil hindi natin tinatanggap yung same-sex marriage. Alam niyo po, sa ibang bansa, krimen na yung magsalita ka ng against sa homosexuality. Marahil iba-iba ang degree ng sufferings, pero kasama yan bilang alagad ni Jesus. Sinabi pa din ni Pablo in 2 Timothy 3:12, "Indeed, those who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." Yan ang sinasabi ni Jesus. Kung sumusunod ka sa akin, kung susunod ka sa akin, makakaranas ka ng sufferings. The world will hate you. The world will ridicule you and shame you. Will reject you katulad ng ginawa kay Jesus. If they persecuted our Lord, they will also persecute us. If they hated Christ, they will also hate us. And it is impossible to be a true Christian without a willingness to suffer for the sake of Christ. You see, kakaiba siya sa mga mensahe na naririnig natin sa ating panahon. Sa gospel na naririnig natin sa ating panahon na kung saan sinasabi ng mga ibang nagpapakilalang pastor na kung sumunod ka lang kay Jesus, giginhawa ang buhay mo. Mawawala ang iyong problema sa buhay. Everything will be like a bed of roses. But what Jesus is saying? You will experience storms. You will experience persecutions because you identify yourself as my disciple. At dinagdag pa nga ng ating Panginoong Jesus, "Whoever does not bear his own cross and come after me, he cannot be my disciple." In other words, ang pagiging alagad ni Jesus ay kinakailangan ng seryosong pagsunod sa Kanya. Kung ano ang inutos sa iyo ni Jesus, siyang iyong sinusunod. Ang kanyang salita at kalooban ang nag-go-govern ng iyong buhay. And you are willing to follow Christ whenever He leads you. You will not do whatever you want, but you must do what He commands. You must follow Him in the manner He prescribes. Wala kang pagdadalawang isip kung susundin mo ba si Jesus or hindi. You are serious and committed to follow whatever Jesus says to you. Kung mahal mo si Jesus, kung committed ka talaga sa Kanya, you will keep His commandments. You will love His words. You want to hear His words and do them. And coming after Jesus is a life of self-denial.
Sinabi nga ni F.F. Bruce, it is a decisive saying no to oneself, to one's hopes and plans and ambition, to one's likes and dislikes, to one's nearest and dearest, for the sake of Christ. Hindi na ang iyong kalooban ang masusunod, kundi ang kalooban ni Kristo. Not you want, not your will, but what He commands. And so, if you want to follow Christ, it requires sufferings for His sake and serious obedience to Him. And so, si Jesus ay iniimbitahan ang mga tao na nakikinig sa Kanya, ang mga tao na sumunod sa Kanya. But it requires sufferings and serious obedience to Him. Are you willing? Are you ready to be involved in this kind of life dahil sinasabi mo na sumusunod ka kay Jesus? But lastly, following Christ requires total surrender of the entire life to Christ. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng buong pagsuko ng buong buhay kay Kristo. Sinabi po sa verse 33, so therefore, any one of you who does not renounce all that he has, he cannot be my disciple. Yung salitang renounce, it means to take leave of, to say goodbye, or to give up. Ito ay ginamit in Luke 9 chapter 6. Yung salitang ito, sinabi po sa Luke 9 chapter 6. So here's the word, at sila'y umalis or departed at nagtungo sa lahat ng mga nayon na ipinapangaral ang magandang balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng lugar. Ginamit din ito sa Acts 18 verse 18 kung saan si Pablo sinabi doon, ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpaalam na. He say goodbye. He took leave of sa mga kapatid at buhat dooy naglakbay patungo sa Syria at kasama niya sina Priscilla at Aquila. So, the word renounce, it means nagpapaalam pa na. Nililisan mo na ang lahat ng iyo. Yung salitang he has, it speaks of possessions, all that you have. That's why other translated it as renounce all his own possessions. Renounce all your possessions. Now, hindi ibig sabihin, no, na ibenta mo na lahat ng meron ka. Lahat ng ari-arian mo, benta mo, at sumunod ka kay Jesus. O magpakadukha ka para maituring kang disipulo ni Jesus. That's not what he is saying. Hindi naman sinabing sell your all possessions. But sinabi, renounce. Say goodbye to them. In other words, ang pinupunto ni Jesus, ang isang disipulo ni Jesus, those who want to be a disciple of Christ, they must recognize, tulad na sinabi ng isang commentary, they must recognize they are stewards of everything and owners of nothing. Stewards of everything and owners of nothing. Kinikilala mo na lahat ng meron ka, everything you own, ay hindi na sa'yo kundi sa Diyos. Hindi na ikaw ang Panginoon ng iyong pera,
ng iyong ari-arian, ng iyong gifts, ng iyong talent, ng iyong bank account, everything you have, you acknowledge, this is not mine anymore. Sa Panginoon na ito, katulad na sinabi ng isang commentary, nothing you own is your own. You become the slave of Jesus Christ and He owns everything. Kinikilala mo na lahat ng meron ka, everything you possess in this life, ang Diyos ang may-ari nito at dapat itong gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Kinikilala mo na that you are just stewards of all that you have and Christ owns all that you have, not just some, but all. And you acknowledge na although you have money in your wallet or bank, you have a nice car, you have a beautiful talent, although you have all these possessions, you recognize all of these are ultimately belong to God. Ikaw na ngayon at lahat ng pag-aari mo ay kay Kristo na. Ikaw na ngayon ay alipin ni Kristo at hindi maaari na magkaroon ka ng dalawang masters. Hindi maaari na you serve money and stuff and at the same time you serve Christ. You cannot serve stuff and God. You cannot serve Mammon and God. You cannot serve money and God. And so kung ninanais mong maging tagasunod ni Jesus, your entire life will no longer be your life. Rather, your whole life belongs to Christ. Ang oras mo ay kay Kristo na. Ang plano mo sa buhay ay para sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang talento mo ay para kay Kristo na. Yung resources mo ay para sa Kanya na. Christ now is the new manager, if you will. The new manager ng iyong buhay. You may have the things of this world and enjoy them, but they never replace your love and loyalty to Christ. You are not your own, but you are Christ. You are bought with the blood of Christ. And so, kung gusto mong sumunod kay Jesus, here are the terms. If you want to be His disciple, following Christ requires supreme love to Him more than any cherished relationship. He requires willingness to suffer for the sake of Christ and serious obedience to Him, and He requires total surrender of the entire life of the entire life to Christ. You might say, grabe naman yan. Hindi ba pwedeng 2 out of 3 ang sundin ko? Hindi ba pwedeng 1 out of 3 ng terms na sinabi ni Jesus? Brethren, it's very clear. You cannot be a disciple if you don't obey this. And my friends, this is not my words. This is Jesus' words. This term ay hindi ko inimbento lang. Ito ay nagmula sa bibig ng Diyos. Sa bibig ni Jesus, na anak ng Diyos, the God-man Jesus Christ, na ipinakita sa atin na si Jesus ay siyang nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Dumanas ng paghihirap at kamatayan doon sa krus. Siyang lumasap ng puot ng Diyos para sa mga makasalanan. He willingly suffered and shed His blood on the cross for the forgiveness of our sins. At kung sino man ang magtiwala kay Jesus,
ay hindi mapapahamak. Wala nang kondemnasyon at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This Jesus who suffered and died on the cross for sins, rose from the dead, and seated at the right hand of God, and the all authority has been given to Him. Do you see kung gaano kadakila ang ginawa ni Jesus para sa kaligtasan? Do you see how true He claims to be? Do you see Christ as one worthy of love and loyalty? Now, tinatawagan niya ang sino mang maging tagasunod ni Jesus. Sino mang nice to be identified with Him. You must love Him, suffer for Him, give your all to Him. At kung hindi mo kayang tanggapin ang lahat ng nire-require ni Jesus, hindi ka maaaring maging disipulo niya. O kaya naman, ba, pinapahayag mo na ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay Christian. Sinasabi mong Christian ka. Ngunit hindi nakikita sa iyong buhay ang pagmamahal kay Kristo. Hindi nakikita ang kahandaan mong mag-suffer para sa Kanya. Ang seryosong pagsunod sa Kanya, ang pagbibigay mo ng lahat-lahat sa Kanya. Para sa iyo, ang Kristyanismo, it is just a religion that you go to the church every Sunday and you just sit here and listen to the preaching of the Word. Sitting with comfortable chairs. That's for you. Yun na ang Kristyanismo. You are totally wrong. And if this is not true in your life, you cannot claim to be a Christian. Marahil siguro, peke ang pagiging disipulo mo. Yes, you are following these terms. Following these terms cannot save you. But, kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ni Jesus, these terms ay totoo dapat sa iyong buhay. Yes, hindi perpekto, but ito na ang takbo, ang direksyon ng iyong buhay. And yes, mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Yes, ang kapatawaran sa kasalanan ay libreng kaloob ng Diyos. Ni Kristo Jesus, if you come to Him and believe in Him, you will be saved from your sins. Yes, it is free. Salvation is free. Free. But hindi lamang doon natatapos ang pagiging mananampalataya. Hindi natatapos ang Kristyanismo just to raise your hands and ask Jesus to accept sa iyong buhay. Hindi natatapos ang Kristyanismo sa pag-forward mo sa altar call. Once na natanggap mo ang isang belief na ang kaligtasan, once natanggap ng isang believer ang kaligtasan kay Jesus, you also committed your life to Christ. Ang pagsunod natin kay Kristo ay commitment. But it involves love for Christ above all and obedience to Him. Let me ask you, these terms, ba, ay madalas niyong naririnig sa iba? These terms ba ay madalas niyong naririnig sa mga so-called Christian churches? And sadly, hindi na madalas. But this is what Jesus is saying to us. You cannot to be a true follower of Christ.
if you don't agree with the terms ni Jesus. Now, we will end by an illustration given by Jesus in verses 28 to 32. Sinabi doon, "For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him and saying, 'This man began to build and was not able to finish.' Or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace." Now, although ang some commentaries ay may pagkakaiba sa significance ng dalawang illustration na ibinigay ni Jesus, I think the central message of this illustration ay very simple. And the message is this: if you want to follow Christ, you must think carefully. Kailangan mo mag-isip maigi kung anong magiging consequence or kapalit kung ikaw ay talagang susunod kay Jesus. Don't rush. Don't be careless. Don't be superficial in following Jesus Christ. Because kung susunod ka kay Jesus, at kalaunan ay tatalikuran mo din naman siya, ito ay magdudulot sa iyo ng kahihiyan. Tulad ng isang nagtayo ng building, pagkatapos niyang magawa ang pundasyon, almost kalahati na marahil ang nakompleto niya sa building project niya, pero siya ay tumigil, nakatiwangwang na lang yung mga buildings at hindi tapos. At ang mga nakakita sa kanya ay nag-umpisa na yung mga taong nakakita sa kanya ng umpisa ng pagtatayo niya ng building project na ito, nakita nila na hindi mo natapos, they will begin to mock you. Kukutsain ka nila. Pagtatawanan siya dahil hindi niya tinapos ang kanyang inumpisahan. Hindi niya natapos dahil hindi niya muna inisip maigi paano matatapos ang building. Hindi niya kinalkula maigi kung ano ang importante para matapos. And people began to mock him dahil sa kanyang careless, superficial na desisyon. Or parang isang hari na nasa gera na dapat pag-isipan niyang maigi kung meron ba siyang sapat na resources para manalo sa laban. Sapat ba ang kanyang sundalo? Sapat ba kanyang sandata para manalo? Dahil kung hindi, hindi niya ito pag-iisipang maigi. Sa kasagsagan ng laban, bigla ka nalang susuko, it's too late. Tutungo ito sa malaking disgrasya at kahihiyan. Ito nga ang babala ni Jesus sa mga taong sumusunod sa kanya. You have to count the cost. Don't be reckless. Don't be superficial and careless. Don't be impulsive sa iyong desisyon without much thought about the consequence kung ikaw ay susunod kay Jesus. Kailangan mong paghandaan ang magiging kapalit at handa ka dapat sa consequence sa pagsunod mo kay Jesus. Marahil sasabihin mo na ang higpit naman ni Jesus sa pagsunod sa kanya. Ang taas naman ng demand. Dapat hindi pabigla-bigla. Why? Ayaw ba ni Jesus na madami ang sumunod sa kanya? Why the demands are so high? Ayaw ba ni Jesus na maraming disipulo niya? No.
Gusto ni Jesus na madaming sumusunod sa Kanya. He wants disciples. He wants disciples to follow Him as worthy of love and devotion. Gusto ni Jesus madaming sumunod sa Kanya. That's why He stopped and preached the gospel to them. And preached to these people. He wants true disciples, but ayaw ni Jesus na madaya sila. Ayaw ni Jesus na madaya sila ng kanilang sarili na dahil nadala sila ng mga kaibigan nila, nadala sila ng emosyon, inaakala nila na sila ay disipula na ni Jesus. For some reason, ngunit ang totoo ay hindi pala. Sila pala ay peke at nadaya lamang ng kanilang sarili, nadaya lamang marahil ng emosyon, ng crowd, ng kanilang kaibigan. At isa sa mga nakakalungkot at pinagtatawanan ng iba na nangyayari sa mga Christian churches ngayon ay yung mga taong nagpapahayag na sila ay Kristiyano. Naging masigasig sila nung una sa ministry. Masigasig sila sa gawain sa church. They always present in the church every Sunday nung bago sila sa pananampalataya. Sobrang sigasig, sobrang on fire. Pero kalaunan ay nanlamig ang kanilang pag-ibig kay Kristo. Bumalik sa kanilang dating buhay. Bumalik sa mundo at tumutuluyan ng tumalikod kay Jesus. There is very damaging sa church. Very shameful. There is damaging sa mga churches. At ito ang nakakalungkot na realidad. At alam yan ni Jesus, that's why He gave these terms. And we have example of that in the Bible. Katulad ni Judas, who followed Christ, who preached in the name of Christ, gumawa ng milagro in the name of Christ, and yet, tumalikod sa Kanya. Ganun din si Demas, who so in love in this world, tumalikod sa ministry. At alam ito ni Jesus, that's why He gave these terms. So people would be spared from careless decision that will lead to perpetual shame. And so my friends, we are inviting you, come with us, come with us, following Christ, believing in Christ, trusting Him, be forgiven of your sins. We are inviting you to come to Christ and have eternal life. But we are also inviting you, count the cost. Count the cost. I will end by J.C. Ryle. Sinabi niya, it costs something to be a true Christian. Merong malaking kapalit ang maging Kristiyano. Let that never be forgotten. To be a mere nominal Christian, to go to church, punta ka sa church, punta ka every Sunday sa church, is cheap and easy work. Madali lang gawin yan. Even unbelievers, kayang gawin ang ginagawa mo. But to hear Christ's voice and follow Christ
and believe in Christ and confess Christ requires much self-denial. It will cost us our sins, our self-righteousness, our ease, and our worldliness. All must be given up. We must fight an enemy who comes against us with 20,000 followers. We must build a tower in troublous times. Our Lord Jesus Christ would have us thoroughly understand this. He bids us count the cost. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa pagpapahayag ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng mga bagay na hinayag ng aming Panginoong Jesus. And I pray, Lord, bilang mga miyembro ng iglesyang ito, if we see sa aming buhay na parang nanlalamig kami sa mga bagay na nire-require ni Jesus na aming gawin bilang kanyang disipulo, humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Tulungan niyo po kami to really be a true disciple of you na handa, Panginoon, harapin ang lahat ng dadarasin namin sa buhay na ito dahil nakita namin na ikaw lang, Panginoon, ang aming kailangan. Tulad ng sinabi ni Pedro, Lord, saan kami pupunta? Where shall we go? You have the words of eternal life. So Lord, we pray sa aming pagharap pa sa matitinding pagsubok sa buhay na ito, tulungan niyo po kami na mag-grow sa mga terms na ipinagkaloob ng aming Panginoong Jesus patuloy. Sa lahat ng ito, O Diyos, kami nagpapasalamat. In Jesus' name, Amen.